Hello guys! Magandang tanghali sa inyong lahat. So today's vlog mga idol ay isa na namang katanungan. Sabi ni idol, ano yung mas gusto ko daw, yung malamig o yung mainit, ba? Diba? Total, mainit naman ngayon. So ating pag-uusapan nga ito ng mga idol. Pero bago natin umpisan, huwag kalimutang i-subscribe at pakipindot na rin ang ating tiny notification bell para ma-update po tayo pag meron po tayong mga new upload videos. Disclaimer na rin mga idol, ang video ito ay para lamang po sa may bukas ang kaisipan at may malawak na pang unawa. Ayan. At sa paki-follow na rin ang ating Facebook page, ang Baby Hunter 16. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta at sa mga nagpapamember pa rin sa ating mga channels. Thank you so much guys. At let's proceed na po sa ating pinaka-usapin. Ayan, dahil sobrang init ng panahon, mga idol, ay na-experience natin yung talaga naman na tagagtakang pawis natin, lalong-lalo na. Siyempre, hindi natin mapigilan kapag tayo ay nakaramdam ng, alam mo na, sobrang init na nga ng panahon, tapos makakaramdam ka pa ng init. So, hindi natin mapigilan minsan yung mga pagkakataong ito ng mga idol. Para sa akin, idol, ang kasagutan sa iyong katanungan ay parang mas gusto ko yung malamig. Oo, kasi kapag malamig, may paraan. May paraan. Sa anong paraan nga ba ito? Siyempre, meron tayong blanket na gagamitin, di ba? So, pwede kang mag-blanket. Pero minsan, di ba, naaalis pa rin talaga siya kapag talaga naman na nagmamadali tayo. Hindi naman natin maiwasan na maalis talaga. At yung iba, mas gusto talaga na walang blanket na nakabarlot kumbaga doon sa kasama nila or sa kanilang kapartner. So, hindi naman ibig sabihin na kapag mainit na is hindi mo naman nagagawin na yung nararamdaman mo or yung gusto mong gawin. Ano? So, depende naman yan. Kung may aircon ba naman yung bahay, yung why not, diba? So, why not chocolate coconut? Diba? Kung may aircon naman or punong-puno kayo ng electric pan, magkabilang ano, diba? So, walang problema yon. Depende na lang din kung ano yung pamamaraan mo para maramdaman ng iyong kapareha na talaga naman na ma-appreciate niya yung gagawin mo. Diba? Wala sa init, wala sa lamig yan mga idol. Ang importante dyan ay talaga naman na maiparamdam mo kung ano yung talagang gusto or napupusuhan ng kapareha mo. Hindi yung minsan kasi halimbawa kapag mainit naman, may init yung panahon, is may mga pagkakataon talaga na hindi mo maiwasan, no? Pero sa ngayon, para sa akin, hindi talaga na pumapasok sa isipan ko sa ngayon muna. Kasi nga, napaka-init, parang hindi kakayanin ng powers natin, ano? Kasi nga, hindi naman, hindi ko lubos maiisip, kasi kapag kahit na malamig na, or kahit nakatutok sa electric fan, kahit nakatutok ako sa electric fan, or kahit minsan kapag napunta tayo sa may aircon, is talaga naman na pinagpapawisan pa rin tayo, no? O paano naman na ngayon, di ba? Sobrang init talaga ng panahon. So talagang feeling ko hindi kakayanin ng powers ko, lalong-lalo na kapag naandun na tayo sa talaga naman na pag naabot na natin yung talagang gusto nating maabot at talagang maramdaman at maiparamdam mo rin sa kapareha mo na talaga naman na masaya siya doon sa ginagawa mo. Minsan, hindi talaga, alam mo, pagpapawisan at pupapawisan ka talaga kahit na sobrang lamig pa yan, basta yung pakiramdam mo ay talaga naman na naandun na yung gusto mong maabot ay talaga naman na pagpapawisan ka talaga. Lalong-lalo na ito pa ha, pag ako yung nasa ibabaw talaga mga idol, ay talaga naman na hindi ko maiwasan na pawisan kasi nga, gaya ng sinabi ko, kapag ako yung nasa ibabaw, ay talaga naman na to the highest level talaga yung performance natin dyan, no, mga idol. Kaya yung pawis talaga natin, talagang tagaktak talaga yan. Kasi gusto ko talagang ma-experience yung pakiramdam na talagang ibubuhos ko, kumbaga yung lakas ko. Ibubuhos ko yung lahat-lahat ng kalakasan ko para
mas maramdaman ang kapareha ko, na talaga naman na gumagawa ako ng paraan para mas maramdaman niya at para magustuhan niya at ma-enjoy niya yung bawat minuto habang ako ay nasa ibabaw, na talaga naman na ginagawa ko yung sa yung gusto niya, na hindi, na walang pag-aalinlangan, na hindi ako nag-iisip na ay naku, pagod na ako, hindi ganon. Basta pag ako yung nasa ibabaw, kahit malamig pa yan, pinagpapawisan talaga ako, kasi nga umaabot ng 30 minutes talaga kapag ako yung nasa taas, kasi talagang gusto kong maramdaman or maranasan or namnamin or alam mo yun, talagang ilalabas ko talaga yung nararamdaman ko na init, kumbaga. Basta pag ako na yun nasa taas, talaga naman na hindi ko maiwasan na pagpawisan kahit gaano pa yan kalamig. Kasi nga, yun. Kaya nga nang sinabi ko, wala sa init, wala sa lamig yan. Bahala ka kung gusto mo, ay walang problema. Para sa akin, ay sa ngayong panahon, masyadong mainit. So, para sa akin, hindi kakayanin. So, mula nung nagtag-init, siguro mga isang beses o dalawang beses pa lang, kasi hindi talaga kaya ng powers ko, talagang nababasa. Halimbawa ay may kasuotan, ano, talagang nababasa talaga siya, as in pwede mo siyang pagtapos ko doon sa taas or sa ibaba, talagang kahit pigain mo yung damit ko or kahit pigain mo yung nasa katawan ko or kahit na yung pinangpupunas ko habang ako ay humihiling sa taas, ay talaga naman na pwedeng-pwede marami kang mapipiga na tubig or pawis kapag sinubukan mo yun. hindi talaga nawawala, kasi nga hindi sabi naman nila healthy naman daw yun, at least lumalabas yung pawis. Bar exercise na rin kumbaga, at maganda sa katawan na may inilalabas kang pawis kapag ganun. So minsan para sa akin sagabal na yun, no? Sagabal kapag ako ay pinagpapawisan, na sagabal na para sa akin yung pagpupunas ng pawis. Nawawala minsan yung konsentrasyon natin kapag tayo ay nagpupunas ng pawis. So yun ang aking kasagutan, idol. Wala sa init, wala sa lamig yan. Parehas lang naman yan. Eh, kung gusto mong gawin, kahit na mainit, walang problema. Para sa akin, ayoko. Or pwede naman, pero hindi ako yung magtatrabaho. Yung partner ko yung magtatrabaho. Hindi ako. Gusto ko ako lang yung nakaganon. Okay, so that's all for today's video. Once again, please don't forget to subscribe and click our tiny notification bell para ma-update kayo pag meron tayong mga new upload videos. God bless everyone. See you on our next vlog. Bye-bye!